Dahil po sa salot po ng COVID-19, maraming mga churches ang napilitan pong mag-livestream ng kanilang worship service, ng kanilang preaching at kanilang mga gawain. Mabuti na lamang halos lahat po ang may Facebook. Let's take advantage of this platform to stream our message sa ating mga members. In this video, what we will teach you is to quickly produce a video sermon and upload it sa ating church's Facebook page via live stream on a Sunday. So, pwedeng ishoot natin ang sermon on a weekday. Then sa Sunday po natin ipapalabas sa ating pong Facebook page via OBS or Open Broadcast Software. It's a free software used for live streaming events. Magpo-produce kami ng separate tutorial pagtapos ng videong ito. Now, kung wala kang live streaming equipment kagaya ng mga big churches, let's start small. Gamitin po natin ang ating pong mga cellphones. Ang mga kinakailangan natin ay una, smartphone or tablet. Pangalawa, mounting clip for your phone to a tripod. Pangatlo, basic lighting. If not, shoot in front of a window. Kinakailangan din natin ng audio mic na pwedeng i-plug sa phone. Kinakailangan natin na may TV screen sa background for showing the PowerPoint slides. Now, kung wala kayong PowerPoint slides, hindi hadlang po to para mag-livestream po kayo. Prior to shooting, turn off mobile data or set your phones to airplane mode. Clear your phone from unnecessary apps working in the background. Make sure na you have enough storage space sa iyong smartphone for recording the sermon. Place the smartphone sa tripod mount para steady ang shot. Frame the subject properly. If you have an LED TV screen, you frame it kasama si pastor sa shot. Dito natin makikita yung PowerPoint slides ng preaching. If you have someone who can edit the video before i-upload online, pwede namang i-add ang photos ng PowerPoint slides sa message si pastor later. Now, yung setup po sa church po natin, makikita po natin, simple lang. You set up your pulpit sa church o sa stage, pwede rin naman sa isang maliit na office. Make sure walang unwanted noise para malinis ang audio recording natin. Let me talk to the pastors. Tandaan po natin, tayo ang nagpiprepare ng sermon outline natin. Kinakailangan brief pero adequate. Tandaan po natin kasi pinapanood tayo sa small screen. Pag nagdi-deliver po kayo ng message, imaginein po nyo na yung nakikinig sa inyo, one or two or a small group lamang. Kasi po, mangyayari po niya, mas magiging intimate po, mas magiging personal po ang delivery natin sa kanila. If you're going to be speaking to a joint congregation, meaning you have people who are watching live in person and also people who are watching online via live stream, make sure that you greet and acknowledge the people who are watching online as a distinct group of people. Okay, after having done this, pastor, mag-preach ka na. Yung mensahe ni Lord, i-deliver mo.